hirap. Yung dalawang kong anak, ang may ano sila, autism. Nalaman ko yun po, ma'am. Napa-check up kami mga 3 years old na si April na diagnosa ng autism. Mahirap sa amin, katulad sa aming magulang. Una, hindi rin namin natanggap na may disability sila. Napapansin ko, ma'am, yung nag 1-year-old si April, hindi ko sila pagtawagin yung mga pangalan nila, hindi sila nagre-response ba? Ang una kong ginawa nung vice mayor ako ay gumawa ko ng resolusyon para magkaroon ng database ng mga taong may kapansanan sa bawat barangay. Para sa akin kasi, malalaman lang natin talaga kung ano ba yung tingin kong serbisyo na pwede mong ibigay kung kumpleto ka sa datos eh. Ngayon, si April, pina-check up ko dyan. Bali, sinabay ko na rin si Mark kasi nagda-doubt na rin ako nga parang ganun din ang ano ni Mark sa kay April. Parang katulad din ba? Siguro yung isa-stress ko yung sinasabi nga nating Kabahagi Center for Children with Disabilities. Ito ay isang program para sa mga batang may kapansanan. Pero yung Kabahagi Center, ginawa po natin kasi ang dami natin nakita mga bata na may mga iba't ibang disabilities at walang pagtugon sa mga disabilities na ito. So sa Kabahagi Center, meron tayong speech therapists, occupational therapists, developmental pediatricians, at saka physical therapists na volunteers, no? Ang hirap. Mm-hmm. Kasi dalawa sila, ma'am, eh. Tapos, ayan. Bilang ina, tingin ko, ito ay isang programa na gusto ko talagang palawigin dahil marami sa pag-iikot ko sa pag-house to house ang daming batang may kapansanan na nakatago lang sa mga tahanan. Sa sitwasyon ko, mahirap na ako. Tapos ang asawa ko na naghahanap buhay. Tapos ako, hindi man ako makatrabaho. I had to rely on a model of volunteerism, no? Kasi kung babayaran mo itong mga ito, napakataas. So they come on a regular basis. Tinutulungan nila yung mga bata. I think mga 800 na yung mga batang tinutulungan namin sa center namin. Tapos, tinitrain nila yung mga magulang kung paano magbigay ng intervention program sa kanilang mga anak kahit nasa bahay yung mga bata. Ang sabi sa akin, ipa-therapist ko daw sila. Kasi wala naman daw mamanggamot ng ganyan mga autism. Pero hindi ko magawa ang pa-therapy sila kasi wala akong hanap buhay. Ito yung pangarap ko kasi tingin ko kahit may autism yung bata, marami naman tayong makikitang bata na may autism pero marami siyang talento. No, gusto natin na yung mga magulang madiskubre na pwede silang maging produktibo mga miyembro pa rin ng lipunan kahit sila ay may kapansanan. So yan yung parang layunin niya. Laking pasalamat ko nga nakapatayo siya ng itong center para sa mga bata nga may disability. Ituloy lang po, ma'am, ang proyekto para malaking tulong talaga sa amin.